Magandang oras mga kapwa ICT coordinator. Ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano natin hahanapin yung verification code na ipinadala ng bagong site natin ng BIS Division. Open natin yung Google. Mag-login tayo sa ating account. Sa amin, ang account na pinag-loginan natin ay luzong.101169@gmail.com. Nandito na tayo sa mismong email ng paaralan. I-open natin yung inbox natin. Dito sa inbox, wala kang makikita na sinend ng bagong site. Kasi nga, ang sinend niya ay categorized na hindi safe. Ang ginagawa ni Google pag ganun, na-detect niya na hindi pa gaanong safe na site ang magsisend ng email sa'yo, idediretso niya ito sa spam folder. Automatic yan. Paano natin hahanapin yung spam folder? Dito sa left side, makikita natin ang inbox, stare, snooze, send, drafts, at more. I-click natin ang more. At pagkatapos, mag-scroll down tayo para makita natin ang spam folder natin. Ito na ang spam folder natin. I-click natin. So, lumabas ngayon yung kaisa-isang spam message na pinadala sa atin ng site admin. Ganito ang itsura. Pero dito, hindi pa siya naka-open. Anong gagawin natin? I-click natin sa kahit anong parte rito sa message para siya ay mag-open. Nandito na siya. Ang pinadala sa atin ay verification code. Ang sabi rito, please verify your email address na yung ginamit natin sa pag-login doon sa o kaya sa profile natin doon sa BIS ng division. Gagawin lang natin, ikopya natin dito yung code. Huwag natin kunin yung code kasi hindi siya kabilang sa code na ipinadala. Ito lang. Mula sa R hanggang doon sa pinaka huling letter. Right click, then copy. Yan na ang code. Ngayon, babalikan mo yung doon sa sdoin.com na paglalagyan mo ngayon ng code. Sa akin, nakapag-verify na ako, kaya ganito na ang itsura. Pero sa mga bagong-bago lang na mag-login doon sa sdoin planning site, ay hahanapan ka talaga ng verification code. Ang gagawin mo lang, i-right click mo doon sa box na yon, then i-paste mo yung verification code, then click verify. Pagkatapos nun, ganito na ang magiging itsura ng STOIN profile ng inyong eskwelahan. So sa mga susunod na video, ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-add ng personnel. Yan ang malaking trabaho natin bilang ICT coordinator, lalong-lalo na sa mga malalaking school, mga central school at iba pang malalaking school. Pero pag ginawa natin dito sa video ito, matagal na papanoorin. Kaya dito muna natin i-end ang video na ito dahil kailangan mapanood ito ng ibang ICT coordinator. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana mag-subscribe kayo sa aking video o kaya YouTube channel para sa mga susunod na i-upload kong tutorial video. Salamat!